y doy historia. Ni María Antonia Barrio. María. Kumusta ka na? Magsisimula na ang klase natin. Hinihintay na kita. Sige, aakyat na ako agad dyan. Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Lumayas ka nga dyan. May nakakita sa'yo? Wala. Si Carlota lang na lahat pinakikialaman. Okay, teka, sandali lang ha. Mula ngayon, huwag ka na maninilip ha. Sa susunod, tutusukin ko na yung mata mo ng lapis. Umalis ka na. Pagsisisihan mo ito. Hampas lupa. Okay, Pygmalion. Tara, umpisahan na natin ang klase. Okay. Ah, parang kahapon ba yan? Oo, ilagay mo sa ulo mo at maglakad ka. Kailangan diretso, ha? Susubukan ko. Kumembot ka. Yung parang ginagawa ni Soraya. Parang ganito ba yun? Isipin mong isang kawayan na umuugoy sa hangin. Bakit ko iisipin na isa kong kawayan, hindi naman sila naglalakad? Okay, kung ayaw mo, kunwari ahas ka na lang. Butiki na lang, butiki! Ay, nalagag na naman yung libro. Ang hirap na mga maglakad na may librong nakapatong sa ulo. Ayaw mo bang gumanda? Ayaw mo maging pino? Natural, gusto kong gumanda at maging pino. Kung ganun, makinig kang mabuti sa Pygmalion. Ano ba talaga ang Pygmalion na yan? Pygmalion. Pygmalion. O sige, Pygmalion. Ano ba yun? Ganito, si Pygmalion ay isang artist, isang sculptor na gumawa ng napakagandang estatwa. Tinawag niya itong Galatea. Sa sobrang ganda, na-inlove siya rito. Hiniling niya na mabuhay ito. Si Venus, ang diyosa ng kagandahan na nagmula sa dagat, binigyan ng buhay ang estatwa. Pero hindi niya binigyan ng puso. Ay, talaga? Nangyari yun? Pero saan naman gawa ang estatwa? Sa marmol. Imposible! Siguro ginaw na ginaw siya. Tama ba ako? Alam mo, ang ninang kasilda ko, sumalangit na wa ang kaluluwa niya. Kwento niya na sa bahay ng mga pinagtrabahuhan niya, may mga marmol. At sobrang lamig daw noon. Ganun din ang estatwa. Malamig. Pero kahit na ganun, pinakasalan pa rin siya ni Pygmalion. Nabuhay ito para lang parusahan siya. Ay, kung ganun, hindi kasi Pygmalion dahil kahit kailan hindi naman kita parurusahan. Hindi ka rin marmol. Gawa ka sa laman. At may mga buto rin ako. Okay, marami na tayong oras na nasayang. Kunin mo na yung libro. Ilagay mo na sa ulo mo at maglakad ka. Sige. Gagawin kitang isang eleganteng babae. O sige, tingnan natin. Heto na. Ayos ba to? Hanggang ngayon, nasa loob pa rin ng kwarto yung basurera. Kung gusto nyo, tingnan nyo pa. Hindi mo alam kung bakit? Hindi ko pa po alam ang dahilan, Senyora Victoria. Pero malamang alam po ito ni Lupe. Palagi niyang sinusundan ang walang silbi kung saan-saan. Pakiusap, Carlota. Tawagin mo nga si Lupe. Tatawagin ko po, Senyora. Dali, subukan mo itong mga letra. Okay, sige. Wala ka bang sinabihan na tinuturuan kita? Wala akong sinabihan. Maliban kay... Sinong sinabihan mo? Ah, si Aling Lupe lang naman. Pero alam ko, wala siyang kahit sinong pagsasabihan. Pinilit ko siya na sumumpa sa krus. Si Lupe, hindi. Pero si Carlota, baka sabihin niya sa aking mama. Okay. Sabihin mo kung anong letra ang isusulat ko. Lupe, bakit naroon si Maria sa kwarto ng anak ko? Hindi ko po alam, Senyora. Ano sa palagay mo? Sa tingin ko, wala silang ginagawang masama. Totoo na ignorante siya, pero decente siyang babae. Yun din ang tingin ko, at sa palagay ko, hindi gagawa ng kalokohan si Luis sa pamamahay ng magulang niya. Baka may tinuturo lang siya kay Maria. At ano naman, Lupe? Hindi niyo po ba napapansin, Senyora, na nitong mga nakaraang araw, hindi na iskandalosa si Maria, Senyora? Oh, pwede nga. Pero kahit na nag-aalala pa rin ako, wala namang amor sa kanya si Luis Fernando? Baka naaawa lang po siya kay Maria. Oh, posible nga yung naisip mo. Ay. Pero wag na wag mong ipaalam sa asawa ko, Lupe.
Isipin niya na may masamang intention si Luis Fernando kay Maria at hindi maganda yon. Pero kaya po ni Maria ang sarili niya, senyora. Pero oo, hindi pa rin po maganda. Guwapo ang anak ko. Walang alam ang babae. Baka ma-in love siya sa anak ko. At baka kung ano pa ang gawin ng anak ko. Hindi sa masamang paraan. Hindi yun ang iniisip ko. Hindi sa ganon. Ay naku, hindi ko alam ang iisipin ko ngayon. Kung sa tingin niyo po mali sila, kausapin niyo po silang dalawa, senyora. Sabihin niyo ang dapat nilang gawin. Alam naman po natin na kayo po ang siyang nasusunod sa pamamahay na ito. Ang galing mo! Ay, may napansin ka bang nagbago sa anak mo? Parang meron nga. Hindi na masyadong mainitan ang ulo niya ngayon. At bihira na rin uminom. Hindi, madalas pa rin siyang uminom. Tandaan mo ako, nagbabayad ng mga utang niya. Pero sa totoo lang, malaki ang kinalaman ni Maria sa nangyayari, tama? Palagi niyang pinaprangka si Luis. Hindi mahal kong Victoria. Pinutol ko mga pakpak niya. Ano magagawa niya? Hindi niya na magagawa ang dati niyang gawain, kaya siya ganyan ngayon. At dahil may plano na siyang magpakasal. Isa pa yan. Sinong gagasto sa kasal niya? Ay, Fernando, may pera tayo. Oo tayo, pero siya wala siyang ipon. Hindi ba anak natin siya? Pag namatay ako, sa'yo ko iiwan ang lahat. Ah, tiyak na ibibigay mo agad lahat kay Luis Fernando. Huwag mo lang kalimutan na tatlong anak natin. Naniniwala ako na araw-araw may nagbabago kay Luis Fernando. At para sa ikabubuti niya. Ay, maya-maya pupunta na ako sa klase namin ni Luis Fernando. Ay, iha, pero hanggang kailan niyo ba gagawin yung klase na yan? Hanggang sa matutuhan ko ang lahat. Ang dami niyang itinuturo sa akin, Aling Lupe. Si Senyora Victoria, nag-aalala kapag pumupunta ka sa kwarto ni Luis. Alam na ni Senyora Victoria? Sinabi ni Carlota. Ay, pakilamera talaga siya! Ay, alam mo, Aling Lupe, ang sarap sana kung magugustuhan ako ni Senyora Victoria, kahit na konti lang. Ay, pero malabo yun. Sa tingin niya nagkamali si Senyor Fernando. Dahil dinala niya ako rito. Hindi ko na makasalanan yun. Ang aking ninang Casilda ang may kagagawa ng lahat ng ito. Sino sa tingin mo? Naroon siya ngayon kasama ng mahal na Birheng Maria. Sa tingin mo, yung gusto ni Senyora Victoria, yun ang masusunod kesa sa Birhen? Ay, sa tingin ko nga tama ka, Maria. Oo, may milagro nga kaya ka hindi mapaalis dito sa bahay. Paano, maliligo na ako? Ako rin. Pero bago yun, gusto muna kitang masolo kahit sandali. Pasok? At bakit gusto mo naman ako masolo? Ay, alam mo na kung bakit. Para rito. Ay, pupunta na ako sa kwarto ni Luis Fernando. Ngayon na yung klase namin. Ay, dahan-dahan lang, Maria. Pinaglalaroan niya lang pala ako. Sasabihin niya mahal niya ako. Tapos makikipaghalika lang siya sa ibang babae. At bakit? Aalis na ako sa pamamahay na to. Ay, mabuti naman. Napakagandang balita niyan. Sigurado po ako na buntis ako, Tita Victoria. Kaya magpapakasal ka kay Luis Fernando? Natural lang po. Ano yung sinasabi mo? Sigurado ka bang yan ay sa anak ko? Ano ba kayo, tita? Siyempre sa kanya to. Sigurado akong kay Luis Fernando ito. Pero paano nangyari yun? Matagal kayong hindi nagkikita. Bukas pala pupunta ako sa tambakan ng basura para mamulot ang basura. Simula bukas, ako na ulit ang dating si Maria na taga-baryo. Ang dakilang basurera.